Hi, good afternoon. Ito, mayroon na naman tayong kaunting kwento. Kaso, ang aking sinabi sa inyo, nagagawa tayo ng sa doorknob, cover ng doorknob. Hindi ko talaga magawa kasi naubusan ako ng material. Hindi ako makaalis. Kaya hindi ako makabili, hindi ako makaalis, kaya iyan ang naging problema ko. Meron na nga akong tinabas, ayun, nasa makina. Meron na akong tatabas, tinabas ko na. Ang kaso mo, nung hinanap ko na ay talagang wala na pala talaga. Kaya ang akin na lang muna ngayon gagawin itong order sa akin na bed sheets. Kaya, magtyaga muna tayo. Ito naman ay kurtina. Ito ang bedsheets. Order sa akin yan. Tapos, sana nakita na natin yung ating project ngayon. Hanap ako. Pag meron akong mapadalhan, magpapadala ako para magawa ko na yung na cover ng doorknob. Marami. Ito nga ang aking salasit. Balak ko rin sana itong tahian kasi nga puro luma na ito. Papakita ko sa inyo kung paano ang paggawa rin ito. Madali lang naman kasi foam lang naman ito na manipis. Yan, mayroon lang zipper. Kaya sa susunod na ano natin, papakita ko sa inyo kung paano ang paggawa para matutunan din ninyo kung paano ang paggawa nito. Madali lang naman. Kaya lang, gusto ko lang malaman ninyo yung mga techniques ang paggawa para hindi kayo nahirapan. Yun, kaya imbis na yung sa doorknob, ito munang aking ipapakita sa inyo, itong aking tinitarahan, medyo maayos na, ayan, di na katulad ng dati, na sira-sira ang bubong, sira-sira ang kisame, ayan siya, medyo maayos na, kaya lang, medyo magulo pa rin. Kasi nga, yung aking mga gamit, hindi ko pa masyado na aayos kasi sa dami ng ginagawa ko. Sa labas, medyo maayos na rin. Ayan siya. Medyo maayos na. Tingnan mo, ang ganda. Kaya nagpapasalamat ako doon kay Nini, yung may-ari. Mabait yung may-ari kasi ayan. Ayang pinto ko kasi sobrang simple, puti lang siya. Alam mo ang ginawa ko? Naglagay ako ng design. Nilagyan ko siya ng design kasi sobrang simple, puti lang siya. Kaya ayan, naggawa-gawa ako ng design pero hindi ako ang nagpaint niyan. Ginawaan ko lang siya ng design. Tinuro ko lang doon sa aking isang karpintero na gawin yan. Kasi nga, sobrang, parang ano lang kasi, parang simple lang, puti lang siya, walang siyang design. Kaya yan. Pero mayroon pang kulang kasi mayroon pa ako ditong ididikit na silver. Meron dyan ididikit. Kaso hindi talaga ako makaalis. Kaya ito, hanggang dyan na lang muna ang ating mga nakikita para papakita ko sa inyo ang kabuuan ng aking tinitirahan kung paano medyo gumanda. Hindi lang medyo, talagang gumanda. Tsaka yan, pakita ko sa inyo ang harap ng aking bahay.
Ayan siya, oh. Yan ang aking bahay ngayon, na dati ay iba ang kulay. Ayan, ako ang nag-decide ng kulay na yan. Tapos, yun ang ginawa ng mga karpintero. Mababait naman yung mga karpintero kasi kapitbahay ko din lang. Kaya nagpapasalamat ako doon kay Nini. Nini, ito na yung bahay mo. Huwag kang mag-alala, iingatan ko yan. At mamahalin ko na tulad ng pang-aari ko. Kaya kahit nasa malayo ka, makikita mo yung itsura ng bahay mo. Yan. Doon sa aking mga subscriber. Ayan, pakita ko lang sa inyo kung ano na itsura ng aking tinitirahan. Ayan. Mayroon pa mga halaman yan. Kaya lang, hindi pa yung kumpleto. Wala pa ako kasi hindi ako makabili ng mga paso dahil hindi ako makaalis ng bahay. Ang hirap kasi. Ayan siya. Ayan. Medyo paganda-ganda na. Medyo magulo pa nga lang. Ayan ang aking mga halaman na mumunting alaga ko. Ayan sila. Ayan. Medyo magulo pa talaga. Magulo. Ayan. Kaya dito na muna atin ngayon view kasi mahirap ang ating sitwasyon ngayon na hindi ako nakakaalis kaya hindi ako makagawa ng aking mga gagawin na project na dapat malaman ninyo kung paano. Ito namang tatahiin ko ngayon, tatabasin ko. Ay ganun pa rin. Yung pa rin ang aking ginagawa, yung bed sheets. Kasi may mga order at ilang linggo na to. 2 linggo na ito na order sa akin. Nagkataon lang na nagpagawa ng bahay kaya hindi ko siya natahi. May ginaman at naintindihan din ako. At nagpapasalamat din ako kay Nini at meron din siyang niregalo sa akin na pangsapin. Ni, hindi ko pa nagagawang isapin dito sa makina ko kasi nga ang bigat ng aking makina, hindi ako pwede magbuhat kasi mabigat. Bawal sa akin ang mabigat. At ikukwento ko rin sa inyo, baka sa Monday, hindi rin ako makagagawa pa kasi vaccine ko. Sa Monday ang vaccine ko. Kailangan magpa-vaccine para meron layong laban. Una, umaayaw ako pero sabi ng anak kong nurse naman ay na magpa-vaccine ka kasi mas maigi na yan kasi minsan ang daming na punta sa iyo, maigi na yung sigurado. Kaya napilitan na rin ako. Pero okay lang naman. Alam mo, ang tao, kung hanggang doon-doon ka na lang, hanggang doon na lang, di ba? Pero huwag mo na, di ba? Kasi marami pa tayong gagawin, marami pa akong obligasyon sa aking mga anak at sa aking mga apo. Gusto ko pa rin sila subaybayan. Lalo na yung aking alaga. Hindi pwede na maiwan kasi wala dito yung mami niya. Nasa ibang bansa, kailangan ko siyang bantayan. Medyo dalaginding na. Ayan. Ang aking apo na si Kana. Ayan. Kaya doon sa mga lola na gustong umaayaw-ayaw sa pagpag-vaccine, magpabaksin na kayo. Kasi wala naman, nasubukan ko rin naman kasi yung anak ko na nurse, nagpabaksin na sila. Nagbaksin na siya pa nga ang mga nagsashock, mga nag-i-inject sa mga doktor. Tapos siya ang pinakahuli, siya anan. Wala naman, 2 akong anak na nurse na puro nagpa-inject na sila.
wala naman sinasabi nila sa akin na magpa-inject ka na rin, nanay. Isang araw lang naman yung medyo mabigat lang ang iyong katawan. Hindi naman lahat siguro ganun. Kaya lang, siyempre, marami akong iniinom na maintenance. Kailangan itatanong ko pa rin doon sa Monday kung ari akong magpa-inject. Kaya doon sa mga hindi pa nagpapabaksin, magpabaksin na kayo para din sa atin. Huwag kayong matakot dahil kung hindi pa panahon natin, okay lang. Pero kung panahon na natin, okay pa rin kasi wala tayong magagawa kung hanggang doon na lang tayo. Huwag kayong matakot kasi nandyan naman ang ating Panginoon na ating gabay lagi. Kaya dito na lang muna, paalala ko lang ito sa inyo. Ang ating project ay na-delay, naudlot kasi walang gamit. Pangalawa, ito na lang muna na bahay na aking pinakita sa inyo kasi medyo maalwan na ako dito. Kaya doon sa aking mga subscriber, pagpasensyahan nyo na ako, pero wag ninyo akong iiwan lagi. Hinihiling ko pa rin sa inyo, no skip ads. Yun lang ang aking hiniling. Siguro sa pag meron akong nautusan na pambili ng mga gamit ko. Baka sa Monday, kaya bababa ako sa Imus, bibili ako ng gamit. Sana, pag-pray nyo ako na maging successful ang aking bakuna. Diba? Dito na muna tayo. Baka haba na naman. Nagdumaldal na naman. Ang aking sasabihin sa inyo, salamat ng maraming salamat. At salamat din kay Nini dito sa bahay niya. Huwag kang mag-alala ni. Aalagaan ko itong bahay mo. Salamat. Salamat din sa regalo mo sa akin. Bye-bye.